What is up mga kasang? So ayun, matatapos na yung October pero hindi pa ako nakapag-update. Kasi di ba kung maalala nyo, lagi ako nag-update ng mga isda ko. Ano kasi, ang plano ko kasi doon, gawin ko na monthly na mag-update ako kung ano yung available sa akin every month. So ngayon, matatapos na yung October, ihabol ko lang. Kasi kung naalala nyo yung ano, September, di ba may update din ako noon, tsaka nung August yata. Tapos ayun na nga, ngayon, October, mag-update ako sa inyo. Papakita sa inyo kung ano yung mga laman dito sa akin. Tapos yun, i-update ko rin lahat kayo doon sa mga na-breed ko, mga binibreed ko, tsaka kung ano yung mga fries ko available ngayon dito tsaka doon sa likod. So, ayun, pakita ko sa inyo na malapitan lahat para makita nyo rin ang mas maganda. Tapos, ayun, simulan na natin ang update, guys. Dito tayo mag-start, guys. Meron ako ditong beta. Dalawa na lang ang beta ko. Ito yung super platinum white ko na beta dati. Almost 1 year na siguro to. Medyo mahina na siya kasi matanda na rin. Tsaka nakailang try na rin ako yung breed. Tapos itong koi beta ko na female. Kung maalala nyo yung last video ko, meron ako nitong pair na koi beta, di ba? Yung male kasi noon, nagka-drop C. Then, hindi niya rin kinaya. Hindi ko napagaling. So, yun. Wala na yung male niyan. Tapos dito, kung maalala nyo yung binigay sa akin ni Ronald na red cherry shrimp. Ayan, oh, medyo wala pang kulay kasi nag-molt siya. Diyan ko lang sila nilagay sa beta tank. Kasi meron ako paglilipat na kaso tinatamad pa ako ilipat. So yan, nandyan lang sila sa beta tank. Tapos nilagyan ko lang ng aqua soil yung baba. Dapat tataniman ko to ng Monte Carlo kaso tinatamad pa ako ayusin. So... ayun, kung makikita nyo yung mga Monte Carlo, nasa ibabaw lang siya, nakalutang. Okay naman yun, hindi pa namamatay. Yung mga bagong ugat din, tsaka ewan ko kung bakit tumutubo sila kahit wala silang CO2. Andyan lang sila. Then dito guys, kung maalala nyo, meron akong AFR na binigay sa akin ni Sir Prince ng Muntinlupa. Ito na yung mga anak nun. So 1 month old, mahigit na to, siguro almost 2 months old na to yung mga gender. Ngayon yan, nilagyan ko sila ng divider para pinaghiwalay ko yung male tsaka female nito eh. Kaso lumulusot pa rin sila sa divider kasi medyo maliit pa sila. So tatanggalin ko rin siguro yung divider nito kasi useless din. Lumulusot din eh, no? Hindi ko rin sila napaghiwalay. Hindi pa talaga full grown yung mga ganito guys, so hindi ko pa siya binebenta. Then na yun, sa baba merong flower horn, ano bang strain to? Diluvio strain. Isa na lang to Diluvio strain ko na male. Naubos ko na yung, kinuha ko to mga ano to eh, 50 pieces to. So ito may natira pa ako isa, binebenta ko rin to ng 350 pesos each. Yun, nakasolo siya sa 20 gallons. Tapos sa tabi niyan, meron akong HB1. Ito HB1, tingin ko female to eh. Yan, X of Pearl yan, kaya medyo itatago ko to siguro. Kung female to, gagawin ko materialis to. Kasi magandang kulay niya eh. Tapos ito yung galing Davao. Ito yung AFK berries. Medyo grow out na siya, medyo kita na yung hump niya. Pinapalaki ko lang konti. Tapos sa kabila, ito HB1 ulit to. Dalawa yung female ko HB1. Tapos yan, nakagat ng daga ata. Hindi ko alam kung sino ko magat dyan. So yun, ito HB1 to. Yung own breed ko to eh. Hindi siya exo pearl, pero tinitignan ko pa, baka magkaroon pa. Yan sa tabi nila, nandito yung ano, yung shensu ko na breeders. Proven breeder to. Ito yung tatay ng HB1. So, kinukondisyon ko to ngayon. Ganyan yung full potential niya talaga. Ganyan kalaki lang. Hindi nalalaki yung cock nito. Ganto na lang. So, hindi siya talaga monster cock. Pero may cock naman siya. Kaya okay din. Tsaka maganda yung kulay. So, overall maganda to para sa akin. Kahit hindi talaga siya yung show type na malalaking cock. Pero malaki naman eh. Kung titingnan nyo, meron talaga eh. Bilog na eh. Parang mansana, sasarap agad din.
Dito sa taas niya, dito yung bigay sa akin ni Ronald. I mean, ito yung pinahiram ni Ronald sa akin. Na itinatry ko i-breed. Na-try ko to i-breed once na. Kaso failed siya. Kinain niya itlog ng female kasi yung female masyadong matapang. So hindi sila nagkasundo. Nung nangitlog yung female, kinain niya yung eggs. Hindi sila nag-breed. So siguro wala pa rin to sa condition. Siguro i-condition ko muna kasi medyo drop cock pa siya eh. Kung mapapansin niyo yung cock niya, hindi pa siya talaga bilog na bilog. Drop cock pa yan, palalakihin ko pa yan, i-condition ko muna. Tapos tsaka ako na lang siguro itatry ulit i-breed. Sa mga hindi pa kasali sa Facebook page ko, Fishkeepers PH, hanapin nyo lang sa Facebook yan. Sarili kong group na ginawa yan. Tapos eto guys, sa tabi niyan, dito na si Jonel. So yun guys, medyo lumalaki na si Jonel. Pero yun nga, pinag-iisipan ko ibenta siya. Kasi medyo kailangan ko rin ng budget. Tapos medyo mataas ko kasi maibibenta to. So titignan ko kung ibibenta ko siya. Pero kung sakali guys na ano, tulungan nyo na lang siguro kung mag ano, magkaroon ng malaking revenue dito sa YouTube. Baka pwedeng ano, kahit bigyan nyo na lang ako ng maraming likes, hindi ko na siya ibenta nun. Tapos yun, katabi niya dito si ano, si Tito Rafi. Yan si Tito Rafi. Medyo nagpupula na yung cock niya. Magpo-full red na yung cock niyan. Kaso medyo stress siya, ayaw niya yata na may katabi. Kaya ayun. Wala pa kasing space si Jonel na para sa kanya lang. So pinagtabi ko muna sila dito ng dalawa. So ayun guys, gusto ko lang makipag-deal ulit sa inyo. Kung sakaling umabot tong video na to ng 2,000 likes, hindi ko na ibebenta si Jonel. Pero kung sakaling hindi, mapipilitan talaga ako ibenta siya kasi kailangan ko lang talaga ng budget. Ito naman yung grow out tank ko na maraming slots. Kung mapapansin nyo, wala nang laman. Naubos na kasi yung mga AFK berries na kinuha ko noon, 30 pieces. Tapos yun sa baba, andito yung mga females. Ito, may diluvius train pa ako dito na female. Hinintay ko siya mangitlog para maibenta na rin. Tapos sa tabi niya, ito si... Ito yung binigay sa akin ni Ronald na female kasama nung male na breeder. Hindi ko alam kung gagamitin ko to. Tapos ito yung ano, yung breeder ko na HB1. Yan yung female ng HB1. So ito yung gusto ko talagang ma-breed lagi. Kasi maganda yung kulay nito eh. Talagang pulang-pula yung buong katawan niya. Ayan, kung mapansin nyo, ano pa, drop tube pa yan. Kasi ilang araw pa lang yung lumipas nung nangitlog yan. Tapos ayun, ito yung mga AFK berries. Mga may natira pa ang AFK berries yan. Ilang piraso na lang to, wala na yatang 10. So kung may kukuha pa sa inyo, magsabi na agad kasi paubos na rin to. Medyo na stress na takot sa akin. Dito sa bottom layer, kung maalala nyo yung mga AFR ko na marami, dito ko nilagay yon para i-grow out, para lumaki dito sa 15 gallons ko dito. So ayan, yung mga laman yan, puro ano yan, puro albino full red yan. Ibang batch pa to dun sa isang nauna. Bali pangalawang batch to. Dun sa binigay sa akin ni Prince. So ayan, hinintay ko rin silang lumaki. Dito ako nag-aalaga ng mga albino kasi pag sa labas namamatay eh. Hindi ko alam kung bakit ang selan nila sa labas. So nilalagay ko sila ngayon dito sa aquarium tank. Okay naman sila pag ganito, lumalaki naman sila. Tapos hindi ko alam kung nababawasan yung bilang nila, pero tingin ko marami pa rin naman. Kahit may nabawas siguro, parang hindi naman halata na may nabawas eh. So yun, ang dami kong hinihintay dito na ano, albino full red na lumaki. Siguro mga 50 pieces to. Sa kabilang side, meron ako dito mga albino full platinum.
15 gallons din tong tank nila. Ito medyo malalaki na to, mga mahigit 1 month old na rin to eh. Halos kasabay to nung isa kong batch ng AFR. Bale, ito yung binigay sa akin ni PJ na ano, na albino full platinum. Naka-apat na batch yan. Yung isang batch ko, maaalala nyo, yung kinain, yung bigla na lang naubo sa tub doon sa labas. Kaya pagkatapos nun, dito ko na siya pinapaanak para hindi na maubo. So yan, ang dami niya na ngayon. Ang dami na nitong albino full platinum ko na to. Dito nakalagay yung pinaka breeder ko ng albino full platinum. Bali, wala na akong male na to. Female lang natira. Tapos ito yung breeder ko ng albino full red. Namatay yung isang female niya. So, isa na lang yung female ko. Tapos yung male breeder ko, ayan. Pwede pa itong dumami palalo. Pero yun nga, marami naman na ako na fry nito na pinapalaki. So, tuloy-tuloy na yung breeding ko nito. Dito sa baba nila, meron ako mga AFK berries pa din na fry. Mga 1 inch size to. Ngayon, medyo ginugroom ko na sila para maibenta na mas mataas. Pero sa ngayon, 350 pa rin to. Pero yun nga, paubos na siya. Wala na siyang 10 peraso. So, kung hindi ko alam, next week baka ubos na rin talaga to. Dito sa 10 gallon tank ko, meron akong isang AFK berries na tinago. Ito, ito yung paborito ko sa mga AFK berries. So, hindi ko alam kung ibebenta ko rin to. Siguro itago ko to. Hindi ko pa sure kung itatago ko ibebenta. Kasi ang ganda, kita na yung potential niya agad kahit maliit pa siya. Tapos sa baba niya, grow out din na AFK berries. Medyo stress lang to, kaya hindi ko mapaganda talaga ng maganda kasi lagi siya na-stress. Hindi ko alam kung bakit. Ilipat ko siguro ng tank to para baka mawala yung stress niya pag ganun. Pag ang isda kasi stress, hindi mo talaga mapapaganda yun. Ang hirap. Ang hirap niya pagandahin pag stress. Tapos ito sa baba niya, meron pa ako HB1. Own breed ko rin to na HB1. Male to. So, hindi ko alam kung itatago ko rin to kasi ilan na lang HB1 ko. Tatlong peraso na lang ata HB1 ko. So, baka itago ko na lang din to. Para meron naman akong HB1 dito.